Richard. Okay, so magandang hapon po sa lahat, mga kapatid. At salamat sa Panginoon na tayo po ay merong ganitong activity. And thank you so much, Pastor Orlan Pajardo, sa video na to. At actually, na-appreciate ko po itong pastor na to dahil hindi naman talaga ito nakaplano sa programa ng church niya, but because of nagpunta kami dito, and nagkaroon ng ganitong activity. And with that, Pastor, talagang thankful ako sa friendship na aming pong nabuo. And salamat sa Panginoon. At kasi alam nyo, bibihira ka lang makita ng mga talagang tunay na kaibigan. Right. I've been in the ministry for 36 years. And sabi nga nila, friends come and go. Pero may mga kaibigan tayo na talagang stick closer than a brother. Stick it closer than a brother. Amen. Yeah. And thank you so much for that. Pinupuri ko ang Panginoon sa hapong ito. Medyo controversial itong aking ituturo, no? Pero just bear with me at titingnan natin po sa salita ng Panginoon. At siguro ang pwede kong sabihin pauna, meron lang tayong, sabi nga ni Pastor Pajardo kanina, idadagdag mo lang ito kung gusto mong idagdag ito. Nandiyan na eh, may pundasyon na kayo sa soul winning sa presentation. Pero kung makakatulong itong presentation na ito, idagdag natin. Yeah. Okay? Hindi ko sasabihin mali yung ginagawa ninyo. Katulad ng ibang nga nagtuturo, no, sa Luzon. Yeah. Okay? Hindi po ganoon. Kundi, I want this presentation to be a blessing to each and every pastors. Amen. Dahil naging blessing po sa akin yung mga bagay na natutunan ko po. So tayo lahat ay tumayo. 1 Corinthians chapter 15 po. Mamaya ko na babasahin ang buong buo. Babasahin ko lang po yung aking text, 1 Corinthians 15, verse number 2, dahil nandiyan po yung aking, diyan po kinuha yung title po ng ating lesson, What is Lacking in Today's Soul Winning Stories? Amen. Ano ba yung kulang? Alright, good. Patutunayan ko po sa inyo, may kulang po sa ating mga presentation. That's right. Yeah. Sabi nga ni Pastor kanina kailangan knowing it. Mm. Okay? Amen. Dapat alam mo. Okay? At kailangan, first and foremost, pag tayo ay nagso-soul winning, pinakamahalaga, meron tayong right message. That's right. That's right. Okay? Dahil hindi lahat naman lumalabas eh. Lalo na, mas masipag pa sa ating Jehovah's Witnesses. Right. Eh, daladala din silang gospel eh. Right. Yung Pentecostal, may gospel din silang daladala. Mormon, may gospel din sila. Even Catholic, meron silang gospel. Right. Amen. So, mahalaga na ano yung tamang message na dadalhin natin at ito po yung ating ipipresent po sa mga tao na ating pong nakakadaupalad o tinatawag natin yung soul winning. 1 Corinthians 15, verse number 2. Pero mamaya ay dyan din po talaga tayo sa buong verse 3 to 4. Pero nais ko lang basahin muna yung verse 2. By which also ye are saved. If you keep. Ito po eh. If you keep in memory, mahalaga po yan. Alright. If you keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa oras po ito. Salamat po kay Pastor Pajardo, sa kanyang mga kapatiran dito, sa kanyang church, na talagang nagbigay ng pagkakataon, ang activity na ganito upang makapangaral po ng ang mga lingkod ninyo ng inyong salita, Panginoon. Yes. Dalay ko, Lord, na hinihiling ko, Lord, bagamat ito pong topic na to ay may pagka-controversial, pero nawa, bigyan nyo ang bawat isa ng kaunawaan at ang banal na espiritu po ang kumilos sa kaligitnaan at makita namin lahat, pare-pareho kami dito, na merong talagang kulang, Panginoon, sa mga soul winning effort, Panginoon. So, purihin ka, dakilang Diyos, sa pangalan po ni Jesus, amen at amen. You may be seated. So, what is lacking in today's soul winning? So, yung kulang, no? Hindi po natin sasabihin, alam nyo, hindi po mali, naniniwala po ako sa soul winning.
And nabibless ako kay Pastor, nag-street preaching po. Alam niyo, bibihira lang yung nag-street preaching. Sa amin po doon, ay meron po kami ministry po ng street preaching. At maraming mga Baptist na hindi nila ginagawa daw yun dahil wala daw, sabi nila, katwiran nila daw ay wala naman daw, hindi naman daw effective, hindi wala naman daw bunga. Hindi naman ang issue yung bunga eh. Ang issue kasi, sa Bible, na ipahayag mo. Sabi ng Bible, preach the gospel. Right. Tama? Right. Tignan niyo yung mindset ng mga ilang mga hindi nag-street preaching. Wala namang bunga yan eh. Papakita ko sa inyo, dahil dun sa mindset natin, na kapag nag-soul winning tayo, kailangan mag-respond sa agad, dun pumasok yung 5-10 minutes ABC. Right. That's right. Okay? Dun po yun eh. Okay? So, magdadahan-dahan ako. Okay, yung puso. Okay, now, mabasa po ako sa inyo ng mga talata muna bilang patunay na napakalaga po na tayo po ay mangaroon talaga ng salita ng Panginoon. Sabi ng Bible, to preach the gospel in the regions beyond you and not to boast in another man's line of things made ready to our hand. So we are commanded by God to preach the gospel in the regions beyond. So hindi lang naka-limit yung pangaral ng salita ng Panginoon sa isang lugar lang, kundi sa lahat ng lugar. Whenever we are, kung saan man tayo lugar na andoon, at tayo po ay nagkaroon ng opportunity na makapangaral ng salita ng Panginoon, preach the gospel. Amen? Kung sabi pa po, dito po sa 2 Corinthians 5:18, and all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Amen. So mga kapatid, ito po talaga yung kung ating talagang titignan po, ito po talaga yung iniatan ng Panginoon sa atin bilang mananampalataya. Okay, ang sabi niya, and hath given, the word given to us, the ministry of reconciliation. Verse 19, to wit that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, what? And hath committed, doon sa verse 18, hath given to us the ministry of reconciliation. Right. So verse 19, hath committed unto us the word of reconciliation. Amen. So wala talagang lusot ang bawat isa sa atin na meron po tayong itinuwid ang Panginoon sa atin, may ibinigay na responsibilidad sa atin, and that's the ministry of reconciliation. Amen. Bakit ministry of reconciliation? Dahil ang tao ay nagpahiwalay sa Diyos. Right. Yeah. Amen? Napalayo sa Diyos at wala siyang paraan para siya po ay masave. So, dinadala natin ang tao sa Panginoon. Doon lumilaw siya tang soul winning. Yeah. Right. Okay? Romans 1:16, for I am not ashamed. Alright. Hindi po tayo dapat mahiya. Amen. 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 Unang hindi kahiya ang Ebanghelyo. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Amen. Why? For it is the power of God. Amen. Ang kapangyarihan ng Diyos ay wala sa mga miracle, mga miracle crusade ng mga Pentecostal. Amen. Ang kapangyarihan ng Diyos ay wala doon sa statue ng kanilang rebulto na gumalaw at tumulo ng lumuha ng dugo. Wala doon ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ngayon ay nasa pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Yeah. Amen. Sabi niya, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Yeah. Sabi sa Acts 20:24, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry, watch po, which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Amen. Amen. Anong gospel ang daladala mo? Amen. Amen. Pag-uusap po yung Jehovah's Witnesses, gospel of the kingdom. Right. Pentecostal, gospel of the kingdom. Right. Mga born again, yung iba, ibang gospel.
Kaya tanong ko po sa inyo, mga fellow ministers, mga kapwa manggagawa sa Panginoon, ano yung gospel na daldala mo? Right. Ang sabi dito sa Acts 20:24, to testify the gospel of the grace of God. Kaya nga sabi ko kanina, kailangan right gospel, right message ang daladala natin, right presentation. Now, kapag ka hindi po maayos yung presentation natin ng gospel, ito po yung nangyayari. Papakita ko po sa inyo. Lumabas ka. Nasanay po ako. Ako eh, sa akin. Magsasabi ako, ayos sa aking karanasan. Nag-graduate po ako sa Bible School. Sinanay po ako, tinray po ako na 5-10 minutes. Okay? And then, ang pinaka-ending, patatanggapin. Okay? Pagkatapos mong delete sa sinner's prayer yung isang prospect, yung kinausap mo, sigurado makakarelate kayo sa akin, balikan mo after 1 month, tanungin mo kasi, hindi niya pa rin alam. Right. Patanggapin mo, tatanggap ulit yun. Right. Tama ba ako? Right. Balikan mo ulit after another month. Kausapin, tanungin mo ulit siya, ligtas ka ba? Hindi po. Patanggapin mo. May mga member po ko, sino sa inyo, hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan? Tumasang kamay. Yung, sabi ko na, hugtas ko lang. Nakarilin ako, hugtas ko lang, tumatumas mo ang kamay. Ako, susunod na pagkakataon, ilang another month, nagpa-ipitation na naman ako, tumas na naman ang kamay. Bakit ganun, mga kapatid? Bakit nangyayari yon sa ating mga na-deal po sa soul winning? At yun po yung, kaya nga po yung mensahe ko, ito po yung mensahe ko eh. What is lacking in today's soul winning stories? May kulang kasi po eh. Meron lang po tayong aayusin po, mga kapatid. Now, ang text po natin, if you keep in memory what I preach unto you. Now, one time ako po ay nag-experiment ng 5 malalaking churches po sa Manila, sa Luzon, sa province, sa Laguna, sa somewhere doon sa north of Luzon. Basta 5 churches po, nag-experiment ako. Hindi alam ng pastor. Nag-experiment ako, na-invite ako sa yung taon na yun, 5 beses po ako na-invite ng nag-experiment ako sa 5 churches. So, sabi ko doon sa pastor, sabi ko, pastor, bukas po, pwede po bang makatawag ako ng testimony ng kaligtasan ng mga pwede po bang makarinig ko ng testimony of salvation ng mga miyembro po niyo? Ay, okay, sige lang. O, di nung kinabukasan, linggo, nakupo na ako. So, doon sa libro ko, doon sa notebook ko po, ay hinati ko po yung notebook ko ng ganito. Pero. So, hinati ko yung aking notebook ng 2. Ganyan. Okay, hinati ko siya ng 2 column. Column at ando? Okay, 2 column. Nakalagay doon sa kabila, doon sa notebook ko, nakalagay dito sa may bandang left side ay what I did. What Christ did. Okay? So sabi ko sa pastor, pwede po ba makarinig kong testimony ng mga miyembro po niyo paano silang naligtas? So sabi niya, sige pastor. Sabi ko, pastor, di ko naman kilala kasi first time ko doon sa church niya, pero malaki. Lalampas ng 100 po ha. So, sige pastor, ako natatawag, sabi niya. So upo ako. Hawag siya. So doon, hawak ako kinotbook ko. Nakalagay doon, ano yung ginawa ko, ano yung ginawa ni Kristo. Okay? So upo ako ngayon, hawak akong ball pen. Ako, pag narito ako, saan ko lalagay yun? Alam mo doon sa ginawa ni Kristo. So, 1. Ako po, tinanggalan po ako. 2. Ako po, tinanggap po po. Ako po, ay ganito po. Ako po. 5, 6. Ba? Tawag na naman yung pastor. So, another notebook na naman. Inati ko na naman sa gitna. Ano yung ginawa ko? Ano yung ginawa ni Kristo? So, testimony naman. Ako po. Sa? Ako po. 2. Ako po. 3. Ako po. 4. Ako po. 5. Ba? Matapos yung 5 miyembro, wala akong narinig na naligtas siya doon sa ginawa ni Kristo. Right. Bakit ang testimony ng ating mga miyembro, pagka bumabalik sa salvation nila,
bumabalik sila dun sa panahon na may ginawa sila. Right. Okay? Think about it. Isip tayo ng konti. Amen. Isip tayo ng konti. Opo, ay, tinanggap ko po, nanalangin po ko. Walang masama dun, ha? Ulitin ko po, ha? Walang masama ron. Kundi ang point ko, bakit doon bumabalik yung testimony ng kaligtasan nila? O then, another chance na naman. Sabi ko, Pastor, pwede po bang tumawag ko ng testimony ng kaligtasan po ng mga membro nyo, kahit lima lang? O sige, sabi niya. So, kinabukasan na naman. So, katulad ng ginawa ko, una naman ako, hinati ko na naman yung notebook ko, what I did, what Christ did. Limang churches po, mga kapatid. Hindi man lang ako nakagawa, nakalagay ng isang guhit sa bawat testimony po ng mga miyembro na naligtas ako dahil sa ginawa ng Panginoon sa akin na ako'y makasalanan, namatay si Kristo sa akin. Dapat, di ba? Sabi ng Bible, ang sabi ng ating text, if you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. Ano yung naka-install sa memory mo, paano ang nasaved? That's right. Amen. Dapat yung naka-install yan, pag nilabas mo, dapat babalik doon sa ginawa ni Kristo. That's right. Hindi dapat babalik doon sa panahon na ginawa mo. Yeah. That's right. Amen. Okay, mahalaga po yung mga mga bagay po na yon. Mahalaga po yung bagay po na yon, mga kapatid. Now, sabi ni James Melton, sabi niya, the soul of every human being is precious. And each one deserves to be handled with the utmost care and compassion. Empty believers are little more than high-pressure religious salesmen who view souls as mere numbers. Alright. And I find this despicable, and I question the character of anyone who doesn't. Kaibigan po natin po yan sa Tennessee, sa USA. Sabi niya, itrato natin yung kaluluwa ng tao na talagang isang napakahalagang presence. Sabi niya, the soul of every human being is precious and each one deserves to be handled with the utmost care. Alam po ninyo, mga kapatid, this is the problem now sa soul winning. Ini-equate natin yung result ng mga na-soul winning natin, pinaparalan natin doon sa ating report. Right. One time, nakasakay ako sa isang malakit, isang big shot na pastor sa Luzon. Okay? Hindi ko na maalala bakit. Na-recall ko lang eh. Pero I don't know bakit. Nakasakay ako doon sa kotse na yung pastor. Hindi ko na maalala eh. Pero alam ko na nakasakay ako sa kotse niya. Okay? At nakapag-preach po ako nung week na yun eh. Hindi, parang missions conference or I don't know, revival. So, habang siya po ay nagpakarga po siya ng gasolina eh. So, since dahil nasa likod ako, so, doon yun, yung buhay, nilagay yung ano, nagpakarga ng gasolina. Sabi niya doon sa, di ba, nasa left siya, boy, balik kayo. Napit yung boy. Ikaw ba, pag namatay ka, alam mo ba kung saan patutuwa ang kaluluwa mo? Siyempre, of course, I'll be saved yun. Hindi po. O, hindi po punta ka ng impyerno. Gusto mo pumunta ng impyerno? Natural, sabi niya, hindi po. Pero bakit nakausap na gusto mo pumunta ng impyerno? Nasagot, oo. So, hindi po. At, gusto mo tanggapin ng Panginoon? Meron na ba kayo nakausap? Tanong ko sa inyo, ito po ha. Meron na ba kayo nakausap na Pilipino maliban lang sa Muslim? Ang Chinese, diba? Na nung tinanong mo, gusto mo tanggapin si Kristo? Ang sabi sa iyo, hindi. Ayoko. Meron ba kinakusap na gano'n? Okay? Just think, ha? Think, ha? Amen. Okay? Meron na ba kinakusap? Gusto mo tanggapin ng pano? Ayoko. Gusto mo kung tapasin niyo na gano'n? Amen. Okay? O, ha? Okay? So, umuwi siya. What's up? Nagpaparga ng gasolina, wala sang sinabing verse, wala sang binuksan na Bible. Gusto mo bang maligtas? Opo. Gusto ba tanggapin si Kristo? Opo. O, pray tayo. Nag-pray kami. Nag-pray sila. Sumunod sa prayer. And then, pag-uwi, gabi. Sabi niya, ito talagang lost ang loss ako eh. Brethren, I am thankful to God that one soul got saved tonight.
ano yung gusto mo. Ini-equate natin yung ating soul winning, pinapantay natin sa report. Pag pumunta ka, napunta ka sa US, ang daming mga report sa Pilipinas. Oh, thank God. We have 1,000 souls got saved in the Philippines. There is revival going on. Ah, sa mga reports ng mga mission sa Kalang Sending Church, merong 100 na saved. Merong 300. We are equating yung result ng soul winning natin as numbers. Okay? Kaya doon pumasok yung 1, 2, 3, repeat after me. A, B, C, repeat after me. Right. Kasi gusto natin, meron tayong ma-report. Right. Hindi po masama, kailangan po talaga mag-soul winning tayo. Yeah. Kailangan po talaga i-present po natin, mag-akay po tayo ng kaliwa. Pero ito po ang nangyari. Napasok po tayo ng ibang sistema. Right. Sistema na pinipressure tayo ng ating sarili o ng sino mang maaring sabi na mother church o sino nagsusupport sa'yo. Ako po, na-experience ko po yan eh. Napipressure ako nung nag-aaral kami sa Bible School, evangelism ang subject. Kailangan pag lumabas kayo, kailangan meron kami pong nakalagay na report. Ewan ko kung meron kasi sa Bible School na ganun. Meron kang report doon eh. Pag naglumabas kayo, pipilapan mo yun. Papasusulat may pangalan doon sa pinatanggap mo. Eh, paramihan kami. Kasi yung pinakamarami, mataas ang grade. Man. Mataas ang grade sa Bible School po namin, ha? So, ang ginagawa ko, pagka meron na kasalubong, gusto mo tanggapin ng Panginoon? Opo, opo tayo. Tapos sulat yung papasalan mo. Pero po, paramihan kami. Paramihan kami talaga. Yun po yung delikado. Right. Ini-equate natin yung kaluluwa ng tao for the sake na may ma-report lang tayo. Yeah. Doon po nagkakaroon ng problema po, mga kapatid, yung bagay po na yan. Kaya sabi ni Melton, ay dapat napakalaga po yan. Hindi po, ito si David Cloud, isa po sa fundamental po, na Baptist po, sa kanyang libro, Keeping the Cage, page 40-41, sabi niya, in those days, Highland Park Baptist Church, the home of Tennessee Temple, reported massive numbers of salvation each year. But if you examine the statistics, you found that they were largely empty. Of every 100 that prayed the prayer, a frightfully high percentage gave no evidence of possessing biblical salvation. For decades, I have observed the sad fruit of this technique. Multitudes of post-processed professions, confusion about salvation, indifference to biblical truth, agnosticism, reprobate living, failure to practice church discipline, and blasphemy against God. Now, meron po akong ipapakita sa inyo na isang classic example ng evangelism po. At itong lalaki na to, eh, kasi naka-live po tayo ngayon, hindi ko po ito ipi-play para atakihin ko kung sino man. Hindi ko man kilala yung itong lalaki na to na nagpakita ng sample kung paano ang evangelism. So ipi-play ko po at marahil ganito rin po yung ating ginagawa sa ating soul winning. Saan kaya yung speaker ko? Okay po. Hi, ikaw ba isang Kristiyano? Gusto mo mag-evangelize, kaso may problema ka, nahihiya ka o hindi ka marunong mag-evangelize. Gusto mo ko matutong mag-evangelize? Tara, sama ka sa akin. Parang efficient yun, may mga pala yun. Ang unang dapat yung tandaan. Step by step up, bumate. Kuya, maganda nga po. Pari ka ako yung puso tabi mo? O, sige. Maraming salamat, ha. Salamat. Kuya, ako nga pala si Demi. At kayo naman po. Dexter po. Pangatlo.
Diyos ay binigyan kanya ng regalo kahit na hindi kakarapat na tao. Nasabi sa Roma 6:23, sapagkat ang pabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libre ng loob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngayon, nais ko tanggapin kuya ang libre ng loob ng Diyos. Pagkaan ng apat na P. Una mo natin apat na P. Una ito, sisisi. Kung iyan talaga ang nais mo, ang una mong dapat gawin ay pagsisihan ng iyong mga kasalanan. Pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang kasalanan sa pangalan ni Jesus. At tiyak na ikaw ay kanyang patatawarin. Pangalawa, sa pagsisihan ng iyong mga kasalanan, kailangan magkaroon ka ng pananampalataya. Sumampalataya ka kay Jesus na siya lamang ang iyong Diyos at tagapagligtas. Ngayon ikaw ay mayroon ng pananampalataya, ang kailangan mo namang gawin ay pagtanggap kay Jesus Cristo sa iyong puso bilang Panginoon at magiging handa ka na sumunod sa Kanya. Ika-apat. Ito, may works na ito eh, pagpapatuloy. Sa pagkakataon ngayon, dahil tinanggap mo na si Jesus Cristo bilang iyong Panginoong Diyos at tagapagligtas sa iyong puso, kailangan mo naman ngayon ay magkaroon ng pagpapatuloy. Magpatuloy ka sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. Matapos ang apat na P, kayo ay manalangin. Paalala, huwag ninyong kalilimutan na pasundalin siya sa inyong pananalangin. Kuya na isa na katang kanyayaan sa isang pananangin. Halilin niyo po sana ang pananangin ito na para ninyo na rin pananangin. Sundan niyo po. Panginoong Diyos, sa mga oras na ito, mga oras na tinisisihan ko po ang aking mga kasalanan. Ako po ay nananampalataya sa inyo. At tinatanggap po kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Ako po ay namangako magpapatuloy sa pumumuhay ayon sa iyong kalooban. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, ipapakita ko sa inyo ano yung kulang diyan sa ginawa ng 3 minutes evangelism, no? Okay, what's missing? What's lacking? Doon sa presentation na yon. Okay? So, yan po yung ating dalawang-dalawa lang po ang lacking, nawawala. So, every time tayo nagpe-present, nagsosowing, dahil tayo po ay na-pressure po ng kung sino man nagturo sa atin. Tiriya po ito, makinig po kayo baby, mga pastor. Yung mga miyembro natin, minsan inaabot ng taon bago nila maunawaan yung tinuturo mo. Pero kung mga miyembro, inaabot ng limang taon bago talaga niya naunawaan na napakahalaga ng giving. Di ba? Iibang mga ano. Pagkata, ito ha, miyembro na natin ito ha, sa simbahan ha, listen to this. Miyembro na natin ito sa simbahan, linggo-linggo maatin ito. Pero inaabot tayo ng taon para maunawaan niya sino ang Diyos, anong Diyos, anong ginagawa niya. And then, sa loob ng 10 minutes, gusto mo maunawaan ng unsaved yung ano? Yung kaligtasan niya? You get my point? Amen. Eh, miyembro na nga natin eh. Ang tagal-tagal mo ng miyembro, tigas pa na ang ulo eh. Linggo-linggo, pinipresent mo naman. Yeah. Ang sabi, tigas na ulo, miyembro ko ito, lahat ko naman tinuturuan. Tapos, unsaved! Nakasalubong mo sa daan, gusto mo within 10 minutes? Gusto mo within 15 minutes? Maunawaan niya ang kaligtasan? I hope na nakikita niyo po. Kaya lang lumabas po kasi po yun, nape-pressure po tayo sa report. Nape-pressure po tayo doon sa word na result. Okay, kaya po si pastor nung nagsasabi, kaya ang katulad, bakit walang street preach, hindi siya nag-CPG? Kasi walang result yan eh. Na mindset tayo mga pastors ng Baptist na every time na tayo pagka unsafe ang dealing natin, dapat may result.
At ang result na ini-expect natin, yung siya'y nag-pray ng sinner's prayer. Right. Okay? Now, what is lacking in soul winning stories today? Say-say po natin, no? Okay? Ano ba yung lacking? Ano ba yung nawawala? Ano ba yung kulang? Okay? Magbibigay po ako ng dalawa. Kasi mamaya po, sa final challenge po natin, ang challenge po talaga ay ang title po ng message ko mamayang gabi is Teamwork of Soul Winning. Teamwork. Talagang kailangan natin ng teamwork. Sa church kayo, talagang. Pero, mawawalang saysay ang ating soul winning. Tignan nyo, pag pinalista ko sa inyo ilan na lahat ng mga na-soul winning ninyo, siguro, ako, ko yung term na pagtanggap, baka hindi lang siguro 5,000 for the past 20 years. Pero tanong, nasaan nyo ngayon? Right. Nasaan nyo? Nasaan nyo? Pag pinalista ko po kayo mga pastor, ilan na yung napatanggap ninyo? Baka hindi pa baba sigurado sa 200, 300. The question is, nasaan sila? Right. Okay? So, kaya napakalaga po. Now, bakit nagkakaroon ng problema ngayon yung mga tao na na-deal po natin sa soul winning? Una, hindi niya alam kung sigurado siyang safe. Pangalawa, nagkakaroon ng doubt. Bakit may mga miyembro po tayo sa mga churches natin na nagda-doubt sa kanyang salvation? Dahil may kulang noong ipinresent sa kanya yung gospel. Number one, ito po yung kulang po. The clarity of the gospel. Yan po yung unang-unang kulang. Nakita niyo po ba kanina? Nabanggit ba niya yung gospel? Wala. Hindi niya nabanggit yung gospel, mga kapatid. So, ang unang-unang kulang po sa soul winning ngayon, yung clarity, yung kaklaruhan ng ebanghelyo. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 3 to 4, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Alam niyo mga kapatid, ang diablo po, hindi po siya active sa inuman, sa club, sa mga kasalanan, sa sabungan. Active po ang diablo sa mga churches. Bakit? Kasi hindi niya, binubulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga tao na less, I want you to know the word less, the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. The devil knows na once na itong saved na to ay malaman niya yung right gospel, ang laki ng chance na save a save. Pero kapag ka ang mga lumalabas ay walang well, hindi klaro talaga ano ba yung gospel, hindi na babother si Satan doon. Hinahayaan lang niya yun. Walang very kay Satan yun. Na kahit araw-araw, 1, 2, 3, repeat after me. Okay? Hindi na babother si Satan doon. As long na walang right gospel, hindi klaro yung gospel. Ito po yung kulang sa soul winning. Hindi talaga natin kinaklaro ano ba yung gospel right sa kanya. Okay? The clarity of the gospel. At ang diablo po ay gumagawa ng kaparaanan para hindi po nila makita to. Binubulag sila ng diablo, mga kapatid. Mga minamahal. 1 Corinthians 15, 1-4. Ito po yung gospel. Imagine mo, for the past 20 years in my life, bilang pastor, 30 na po ko. Kasi, kailan ko lang nakita po na may kulang eh. Na-discovery ko sa pagtingin ko eh. Sabi ko, may kulang kasi nakikita ko, may mga miyembro lalapit sa akin, ang tagal ng miyembro, nagda-doubt sa kaligtasan. May mga miyembro, hindi niya pa alam talaga kung talagang save siya. Bakit kaya? Alam, bakit tayo nakaka-experience ng ganoon sa ating mga churches? Kasi in the first place, hindi talaga klaro sa kanya, ano ba talaga yung ebanghelyo? That's right. Okay, the gospel, 1 Corinthians 15, 1-4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye believe in vain, for I delivered unto you first of all, which I also received. Ano tinanggap ni Pablo? Na yun ang kanyang dineclare. Na kayin, dineclare niya yung gospel, pinrisa yung gospel, na tinanggap niya, na yun din ay sinampalatayan ng mga taga-Korintian, how that Christ died for our sins
according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day. Ang gospel of the grace of God, it is about the death, burial, and resurrection. Amen. Could imagine na agraded ako sa Bible school na hindi man nyo naituro. Amen. May Roman road pa tinatawag, Romans 3:10. Romans 3:23, yan naman ako, practice ko. Romans 5:8, ang ending ko, Romans 10, 9 and 10. Pero walang 1 Corinthians 15. Right. Kaya ang soul winning ngayon, ano yung dal-dal na? Gospel-less message. Right. There's no gospel. Amen. Amen. That's right. Sa ating mga soul winning, it's a gospel-less. Okay? Right. Hindi talaga klaro sa kanya yung ebanghelyo, mga kapatid. Yan po yung kulang. Okay? Ito po yung dapat nating iayos sa ating soul winning. Klaro ba? Kailangan bago nating iwanan yung tao, dapat klarong-klaro sa kanya yung gospel, yung ginawa ni Kristo. Right. Na si Kristo'y namatay, inilibing, at nabuhay na maguli, mga kapatid. Amen. The clarity of the gospel. The gospel centers in the person, work, and accomplishment of Jesus Christ. Dahil dyan sa gospel na yan, nakasentro yan yung gospel kay Kristo sa kanyang ginawa at sa kanyang natapos na trabaho. Amen. Okay, ano po yun? The gospel, number one, ano ba yun? The gospel of salvation centers in a specific person. Alright. That's why it's called the gospel of Christ. Amen. Amen. So, ang focus ng iyong ng gospel is all about Christ. Amen. Na siya'y namatay, inilibing, okay? At nabuhay na maguli. Nakita natin sa presentation kanina doon sa 3 minutes evangelism, hindi nabigyan ng kaya nga ito po, magbibigay po ko sa inyo. Ang soul winning ngayon ay gospel-less message, bloodless message, yeah, and crossless message. Wow. Ganda na preaching mo pa, sorry. Crossless. Hindi talaga nabigyan ng emphasis doon sa ginawa na sakripisyo ng Panginoon. Eh, pastor, kaya nga eh, ulitin ko po sa inyo, na mindset po tayo sa soul winning na kailangan pag iniwan natin, patatanggapin natin siya. At yun ang iniisip natin na meron tayong magandang result. Right. Na pwede naman natin ipaliwanag kahit balik-balikan mo siya. Hanggang sa maunawaan niya. Alright. Amen. Bakit, pastor? Eh, yung mga member nga natin, sabi ko ulitin ko sa inyo. Ito, ilan taon lang, may mga miyembro tayo hanggang ngayon. Hindi pa rin. Yeah. Turo tayo ng turo. Tama? Yeah. Ang tigas pa rin. Napulo. Masuway pa, mga yung people. Tapos kung gusto mo, ibig mo sabihin, yung unsaved. Ngayon na lang tayo nagkita. Gusto mo, within 10-15 minutes, maunawaan niya yung kaligtasan? I don't think so. So hindi po natin dapat minamadali. That's right. Ang dealing sa kaluluwa. Amen. Kaya lang po kasi nag-e-end ng pagtanggap, which hindi ko po sinasabing may meron ayokong tuligsay sa kapalian. Lahat ang tumanggap. By the way, may mga nagtuturo na yun daw mga tumanggap, nagsinispray, hindi daw safe. Hindi po ako nalilin. Hindi po ganun ang akin. Right. Yeah, yeah, yeah. Amen. Okay? Kasi ano mali ko kung talagang wholeheartedly sa puso niya, talagang nagsinespray man siya, pero talagang nanampal tayo siya. Right. Amen. Okay? So hindi tayo pwedeng mag-judge. That's right. Kung ano talaga yung puso ng tao, dahil hindi naman natin nakikita. Yeah. Pero ang point ko dito, kung baga sa sasakyan, i-fine-tune natin. Right. Iayos natin. Medyo naglulukay man. Pag tinadami, mag-bug-bug-bug-bug, namamatay. Di ba? Kailangan ayusin. May konting problema. Okay, parang ganito itong ating soul winning, ayusin natin, mga kapatid. At yung lacking is the clarity of the gospel na hindi talaga klaro sa kanya ano ba yung ebanghelyo ni Kristo. Number two, the gospel of salvation centers in a specific work. Amen. How the twice died, he buried, and he rose again. Or ours, he rose again. Yan po yung gospel po nakasentro sa kanyang ginawa. Amen. That's right. Mamaya, ipapakita ko sa inyo bakit kailangan yung presentation mo nakapokus lahat kay Kristo, nakapokus sa kanyang ginawa. Okay? Kaya yung 1 Corinthians 15, nabiro yun eh. Okay? Yung 1 Corinthians 15, nakasentro kung sa specific person, how? That Christ.
Pangalawa, the gospel of salvation centers in a specific word. Ano yun? How that Christ died, buried, and he rose again. And then number three, the gospel of salvation centers in a specific accomplishment. Meron po siyang na-accomplish. Mga kapatid, how that Christ died for our sins. So yung ebanghelyo nakasentro sa tatlong bagay. Nakasentro kay Kristo, nakasentro sa kanyang ginawa, at nakasentro sa kanyang tinapos. Amen. Nagawain. May tinapos po siya. Okay? Now, what is this significant? Died for our sins. Bakit nakalagay? How that Christ died for our sins? Because it indicates a substitutionary sacrifice. Yeah. 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 Dapat maunawaan ng sinner na siya'y makasalanan at parurusahan siya ng Diyos. Amen. Pupunta talaga siya ng impyerno. Pero salamat na lang, may upako ng parusa mo. Amen. Amen. Dapat ma-realize ng isang makasalanan na siya'y makasalanan. Ikaw dapat ang ipako doon. Ikaw dapat ang parusahan. But thank God, may Kristo na umako sa iyo at siya ang dumala. Amen. At natapag kanyang kasalanan mo. Amen. At siya ay pinarusahan ng Diyos. Amen. Instead of you. Amen. Dapat klaro sa kanya yun. Amen. Amen. Right, amen. Alam mo bakit nagda-doubt? Kasi hindi klaro eh. Iniwanan mo siyang Romans 3 eh. Yeah. Romans 3:23. Romans 5:8. Romans 10. Na hindi talaga klaro. And by the way, ultimo nga kayo eh. Meron na ba kayong tao na, maliban lang sa Muslim, talaga yung iba yung Muslim. Meron na ba kayong tao na pag tinanong nyo, gusto mong tanggapin si Kristo sa puso mo? Meron na ba nagsabi sa inyo, ayoko? Mamaya, bakit ko inuulit-ulit yung tanong na yun? Okay? Bakit po? But anyway, why is this significant? Die for our sins. Because it indicates a substitutionary sacrifice. Yeah. Romans 5:6, kaya nga yung cross, hindi yun yung preaching po ni Pastor Russell po na about cross, hindi po yun yung cross na kahoy. It's about love, it's about hope, and ano po isa? Forgiveness. Why? Kasi merong ginawa si Kristo eh. Yeah. Inako niya yung kasalanan mo, mga minamahal. And then another thing, bakit po significant yung died for our sins? Because it reveals Christ's death is as a completed sacrifice. Alam niyo mga kapatid, pinakamahalaga sa isang unsaved, klarong-klaro sa kanya, dapat, dahil mahal, ulitin ko po ito, mahalaga po kasi yan mamaya sa susunod na puntos ko, dapat klaro sa kanya na yung ginawa ni Kristo ay tinapos niya na, accomplish niya na. It is complete, it is perfect. Amen. At hindi na kailangan ulit-ulitin pa. Okay? Kaya napakalaga po na bago natin iwanan siya, klaro po sa kanya yung gospel. That's right. Na si Kristo'y namatay, inilibing, at nabuhay na maguli. Nang ibig sabihin, nag-i-indicate, number one, kay Kristo, how that Christ, pangalawa, nag-i-indicate nung kanyang ginawa, namatay siya, inilibing, at nabuhay, nag-i-indicate, pangatlo, na meron siyang na-accomplish, na trabaho. Okay, so, yun yung kulang, mga kapatid. Clarity. Huwag nating iiwanan ang tao na hindi po klarong-klaro sa kanya. Ano yung gospel? Right. What is the gospel of the grace of God? And then, pangalawa, okay? And then, because it indicates our sins, though making us worthy of God's judgment, will never ultimately, ito po, the clarity of the gospel, mahalaga po, sapagkat maunawaan niya na dahil dito sa accomplishment, na accomplished ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi na siya parusahan pa ng Diyos. Amen. Alam nyo, ang dahilan kung bakit nagda-doubt ang mga ilang mga members po ng ating church. Pag nagkakasala sila, tama? Right. Pag nakagawa sila kasalanan, tama ba? Right. Nagda-doubt sila sa kanilang salvation. Okay? At sa kanilang pagda-doubt ng salvation, kasi hindi na din ito eh. Na nung siya, yung ginawa ni Kristo, substitutionary, completed, and will never ultimately condemn us to eternal hell.
dahil tinapos ni Kristo yung trabaho. And then, pangalawang laki po. Dalawa lang po ito. Okay? Mamaya, mabalikan ko po yan. Ito po, the emphasis on the sufficiency of what Christ did for us. Pangalawa pong kulang po sa soul winning. Una, yung pagiging klaro, dapat klaro yung ebanghelyo. Pangalawa, ito po, the emphasis on the sufficiency of what Christ did for us. Dapat bigyan natin talaga ng diin sa Kanya na yung ginawa ni Kristo sapat. Amen. Para maligtas siya. Amen. Amen. Wala na siyang idadagdag. Wala ka nang idadagdag. Kaya nga, tingin niyo po lang, lahat ng unsaved, listen to this, lahat ng unsaved, mapaanong reliyon siya, iniisip niya may element of works ang kaligtasan. Kaya nga nagpapakabuti yan. Kaya nga nagsisimba yan. Eh. Kaya nga may reliyon yan. Eh. Kasi, they are hoping, sabi nga, hoping, okay, na sana someday sila'y maliligtas, kaya naggagawa sila ng mga kabutihan, mga bagay na kabutihan, at anumang mga gawa, dahil, ulit nga, lahat ng unsaved, paglabas mo yan, lahat ng unsaved, ang kanyang kaisipan, may element of works ang kaligtasan niya. Right. Right. Amen. Amen. Kaya kahit patanggapin mo siya at iniwan mo siyang hindi klaro ang kaligtasan, paglalis mo, pagbalik mo, tanongin mo, ligtas pa siya. Kasi iniisip niya, maliligtas siya sa kanyang gawa. Dito po yung kulang ng ating soul winning. Number two, hindi po natin nabibigyan ng emphasis na yung ginawa lamang ni Kristo na siya'y namatay, inilibing at nabuhay na maguli ay sapat. Amen. Na siya na makasalanan patungo sa impyerno kung sasampalataya sa doon, doon sa kasapatang ginawa ni Kristo. Oro mismo, ngayong oras ito, ligtas ka. Amen. Right. Amen. Sabi sa Hebrews 10, verse 10, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. It is once for all sacrifice yung ginawa ni Kristo. Okay? Bakit? Perfect na yung sacrifice niya. Sabi sa Acts 13:39, and by Him, all that believe are justified from all things. Bakit? Kasi sufficient yung ginawa ni Kristo eh. O, tingnan nyo. Palitan natin. Baguhin natin yung tanong. Labas kayo. Experiment nyo. Una, ang dati mong tinatanong, gusto bang tanggapin si Kristo sa puso mo? Kaya ang tanong nga sa inyo, meron ba nagsabi, ayoko. Di ba? Ang saan ang sagot? Usually, opo. Eto, baguhin natin yung tanong. Yun yan, mag-iisip kayo. Mag-iisip din siya. Ikaw ba na makasalanan? Kaya, hindi yung, baguhin natin yung tanong. Ulit ko, hindi yung, gusto ba tanggapin si Kristo? Eto, baguhin mo yung tanong. Eto yung tanong. Ikaw ba makasalanan ka patungo ka sa impyerno? Pero yung ginawa ni Kristo, naniniwala ka ba? Nakapag nanampalataya ka dito, ligtas ka ngayon. Hindi mo mag-iisip, ay, nagkakasala pa kasi ako eh. Ay, ano ako eh, kita nyo? Kasi, akala niya, meron isang contribution sa kaligtasan niya. Amen. Hindi niya mapaniwalaan, ito ang unsay ba? Hindi kayang paniwalaan ng unsay na wala na siyang gagawin, tinapos na ni Kristo, sa palataya lang siya, wala siyang bahagi, hindi siya makapaniwala doon. Kaya hindi easy believing yung ang tao ay sumampalataya. Kasi sa mind niya, nagkakasala pa ako eh. Makasalanan ako eh. Hindi ko pa alam kung tiyak ko kuligtas ako. Kaya nga eh, tinapos na ni Kristo eh. At yung ginawa ni Kristo is sufficient. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Dalawa lamang po ang gusto kong bigyan ng ating focus dito, na kulang ha, sa ating soul winning. Una, yung clarity ng gospel. Every time na tayo lalabas, huwag nating iiwanan yung unsaved na hindi klaro sa kanya ano yung gospel. Amen. Pangalawa,
Huwag natin siyang iiwanan na hindi nabigyan natin ng diin sa kanya na yung ginawa ni Kristo sapat na yun. Amen. Amen. Okay, dahil lahat ng unsaved, pay plus, may plus yan eh. Unsaved yung mga Jehovah's Witnesses, tama? Ano yung mindset niya? Pay plus. Katoliko, unsaved yun, di ba? Ano yung mindset niya? Maninuwa niya? Pay plus. Mormon, pay plus. Iglesia ni Cristo, paid plus. Lahat, name it, lahat ng religion is always paid plus. Kaya ikaw ngayon, akala niya, yung pagtanggap, paid plus pagtanggap, save. Right. Dapat ganito. Dapat makunawaan niya na paid plus natin. Amen. Save siya. Amen. Amen. Kaya talagang kasi niya, pag na-save siya, anong testimonya? Nung tinanggap ko, hindi nung nanampalataya ako kay Kristo. Kasi, ang mindset kasi ng unsaved, faith plus works. Kaya pag binigyan mo siya ng action things, okay lang sa kanya yun dahil may plus talaga siya. Pero yung ipipresent mo, faith lang, walang ipa-plus ka. Ha? Right. Plus nothing. Yeah. Amen. Tingnan mo, mag-iisip yan, hindi siya agad maniniwala sa'yo. Right. Bakit? In their mind, may plus. In their mind, yung ginawa ni Kristo, hindi sapat. One time, nung ako po ay nasa, hindi ko makakalimutan yun, naawa ako talaga doon sa tao na yun. Meron po doon sa Benguet po, sa abatan po, na isang lalaki po, mekaniko po siya, napakabata pa naman niya. Nagkaroon sila ng happening, ng, hindi ko alam kung mga barkada o kaibigan, at nag-swimming po sila. Nadulas po itong lalaking ito sa dulo po nung, sa pinakakanto ng swimming pool, tumama yung spinal cord po niya dito. So, paglipas ng taon, nag-shrink po, lumit po yung kamay niya at saka paa niya. Nag-shrink po yung kanyang kamay at saka paan. Na to the point, yung kanyang kamay, parang kamay ng bata at saka yung kanyang paa. So, nakahirata na po siya doon for 5 years. Sa ganong kalagayan. Iniwan siya ng asawa niya, hindi mo rin masisi. Save yung asawa, save naman siya. Iniwan siya, sumama siya pang lalaki. Dahil, kaya asawa mo, ganyan eh. Wala nang silbi. But anyway, pumunta kami. Ito'y nakakalungkot na kwento. Nakakalungkot na nga yung kalagayan niya, mas lalong nakakalungkot dahil nung panahong siya'y nakahiga, lagi lang nasa kwarto, naging available si Soriano sa television para sa kanya. For 5 years, wala siyang pinapanood kundi si Soriano. Actually, ginandang pa nga namin. Maghapon, yun ang kanyang pinapanood. Maggab hanggang gabi nga sa matulog siya. Kinabukasan, panonoorin na naman siya. Kinabukasan, for 5 years. Wow, ang galing po sa Bible. Sabi ko sa inyo. Kaya mga yan people, baka matalo pa kayo sa kakakotang verses. Ang galing po niya magkotang verses. Eh, bilo mo ba naman, nakahiga ka na lang 5 years, araw-araw. Yun ang pinapanood si Soriano, yung kinukot niya. So, to make the story short, pinipilit niya na hindi sapat ang pananampalataya. Eh, napagod na akong kaka-explain, lagi siya magkukot ng verse, add to your faith, patience, i-add ka pa. I-add ka sa pananampalataya, hindi lang pananampalataya. Kaya, let us be always be reminded na hindi lang kay Soriano, lahat ng unsaved, hindi sapat ang pananampalataya lamang. Right. Kaya? Lahat ng unsaved. So, kaya, sabi ko, dito, inakita ko to. Yung bang ginawa ni Kristo, sapat na ba o kulang pa? Isip siya, agad. So, sabi niya, sapat na, okay. So, kung sapat na, may idadagdag ka pa ba? Isip na naman siya matagal. Hindi kasi, nagkakasala pa tayo, hindi pa tayo perfect. Sandali, dito tayo sa tanong kasi,
Sitinanong kita, yung bang ginawa ni Kristo, sapat na ba o kulang pa? Sabi mo kanina, sapat na. So yung bang ginawa ni Kristo, may idadagdag ka pa. Kasi pag sinabi mong kulang, may idadagdag ka. Right. Kapag kayong ulam matabang, dadagdagan mo ng konting alak. Okay? Amen. Okay? So, amen. May idadagdag ka pa ba doon sa ginawa ni Kristo? Biro mo, nakaka-more than 1 hour na kami nakikipagtalo. Kunti ko ng verse. Sabi ko, ano ba itong verse na to? Itong sa Jude, ito sa Revelation, itong sa ito. Nagpapagano siya, papakita niyo ba? Walang Bible yun, ha? Tulungkot niya. Eh, buksan mo sa Bible, buksan mo sa ito. Ang magbubukas. O, ano yan? Ano ito? Ano ito? Sabi ko, ganito na lang. Walang katapusan yung pag-uusap natin. Ganito na lang. Tapusin natin sa ganito. Yung bang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, sapat na ba o kulang pa? Doon siya nagtahimik. So, kakagalit ka. Ang dami niyang alam na verses. Sabi niya, sapat na. Okay. Yung bang ginawa ni Kristo, may idadagdag ka pa ba? Dahil sapat na, tama? Wala ka nang idadagdag. So kung wala ka nang idadagdag, ano na lang? Ano na lang? Let's go to Romans chapter 4, verse 16. Romans 4, 16. Ano po yung, ano yung idadagdag mo? Wala na eh. Kompleto na yung ginawa ni Kristo. Romans chapter 4 and verse number 16. Ang sabi sa Romans 4:16, therefore, what? It is of faith. Bakit? That it might be by grace. The only way for you to be saved by grace is through faith. Yeah. Right. That's why sa Ephesians 2:8-9, for by grace are you saved through faith. So the only way for them to be saved by grace is only by faith. Yeah. Amen. At na-save siya ng faith plus nothing, hindi siya na-save by grace. May gawa. So kaya, bago mo iwanan ng isang unsaved, una, klaro muna, dapat iklaro mo sa kanya ano yung gospel. Amen. Pangalawa, matapos niyang ma-realize na meron palang ginawa si Kristo, listen to this, na meron palang ginawa si Kristo na si Kristo namatay, inilibing, at nabuhay na maguli. Dahil yung ginawa ni Kristo ay sapat na, yung object ng kanyang pagpapatungan ng pananampalataya, saan? Alam niyo kung saan yung iniiwan yung, kung saan nyo ipinapapatong yung kanyang object ng kanyang faith, doon sa ginawa niyang pag-pray. Right. Yeah. Kaya pag nag-testimony siya, bumabalik siya sa testimony ng panahon tinanggap niya si Kristo nung nag-pray siya. Hindi po eh. Dapat, matapos mong i-build sa kanya na ito yung ginawa ni Kristo, at yung ginawa ni Kristo ay sapat na, dyan mo ipatong yung pag-asa mo. Dyan mo ipatong yung pananampalataya mo. Amen. Doon Amen. Sa kasapatang ginawa ni Kristo, na siya'y namatay, inilibing, at nabuhay na maguli. Amen. Kapag ganun po, idinagdag niyo po ito, yung clarity ng gospel at yung emphasis doon sa kasapatang ginawa ni Kristo. Pag yun ay nasay, pag nag-testimony yun, hindi na babalik doon sa panahon na ginawa niya. Yeah. Kundi babalik doon sa ginawa ni Kristo. Amen. And, dahil sa kasapatang ginawa ni Kristo, ako ay nasay. Amen. Ako ay nasay. Now, in closing po, balikan po natin yung 1 Thessalonians 1:5. Thessalonians 1:5. Close ko po dito. Tinangkunin nyo kapag ka right gospel po ang ating ipapangaral po sa kanila. Pagka tamang ebanghelyo po, ipapakita po sa inyo ano yung mga bagay na hindi natin kailangan gawin. Sabi sa verse 5, for our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. Sabi niya, for our gospel. So Paul is talking about the gospel. Yes. Now kapag ka solely, ang pinipresent mo lang sa kanya ay gospel, magbibigyan ko sa inyo ng tatlong bagay na narito.
Number one, in power. Sabi niya, for our gospel came not unto you in word only, but also in power. So, ang kapangyarihan ng Diyos para siya'y masave ay nasa Ebanghelyo. So, hindi po tayo ang nagliligtas sa Kanya. Right. So, hindi natin gumawa ng anumang manipulation para right. That's right. Iwanan natin siya at sabihin natin same siya. Yeah. Hayaan natin yung Ebanghelyo dahil once na naipresent yung Ebanghelyo, may kapangyarihan yun. Sabi sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. The only power that a person, a lost, wretched sinner, bound to hell, ay maliligtas dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Amen. 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 Number two, in the Holy Ghost. Sabi nga, kanyang, for our gospel, yung gospel mo, came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost. So once na pinresent mo yung Ebanghelyo, hindi mo kailangan gumawa ng anumang gimmick. Bakit? Kasi yung Ebanghelyo, pag may pangaral, kumikilos yung Holy Spirit sa kanya. Right. So, right. Hindi natin kailangan magpatay ng ilaw at imanipula natin yung emotion ng tao. Nakatulad ng ginagawa ng mga ibang mga evangelist sa Amerika na kapag katulad, my friend, you're going to hell. I want you to be saved tonight. Tapos biglang papatay yung ilaw. Tapos biglang may music. You're going to hell, my friend. You must be saved. Alam niyo, hindi niyo kailang gawin yun. Right. Amen. You don't need to do that. Amen. Amen. Bakit? Dahil ang gospel, not only in power, and in the Holy Ghost. Right. So, hindi ko kailangan manipulahin yung emotion niya. Hahayaan ko yung Holy Spirit kumilos sa kanya. Yes. Amen. Na-invite ako sa Methodist Church. Invite ako nun. Eh, may pagtanong. Ngayon, ano pa nun? Hindi ko pa alam ito, no? Kapag ang lahat ay lumukod. Ngayon, unti-unti na mamatay mo ilang. Gusto ko yun. Tapos bigla ko nagulat dahil yung cross na nasa likod ko. Biglang umilaw. Nagulat bigla eh. Tapos, ang mali ko, binigay ko sa pastor. Sana ako lang nagtapos eh. Yan ang mali ko dun eh. Ay gusto din pakalang kasi ako eh. Tapos, eto na, nagbinigay sa pastor. Makapatay! Pag upisa eh, malaman lang parang ano eh. Diretso agad eh, makapatay! Salamat sa Panginoon! Iyak eh. Iyakan sila. Iyak, gusto ko mag-iakalin, makapatay. We don't need to do that. That's right. Just for them to accept Christ. That's yeah. Right. Yeah. Amen. Amen. Hindi ikaw ang magliligtas sa kanila. Hayaan mo ang Holy Spirit. Amen. 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 Hindi ikaw ang magkukonvict sa kanila. Hayaan mo ang Holy Spirit. Right. Okay. Just present the clarity of the gospel, the emphasis on the sufficiency, the Holy Spirit will work. Sabi sa Ephesians 1:13, in whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believe, ano gabi ng Holy Spirit? Instantaneously, you were sealed with the Holy Spirit of God. Amen. So, wala sa akin kapangyarihan na i-convict ko siya, wala din sa akin kapangyarihan na iligtas ko siya. Right. Amen. Right. Ang trabaho ko lang, sabihin ko lang yung mensahe. Amen. 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 I love to tell the story. Our job is only to tell. Right. Amen. To preach, to share the message of the gospel. Yeah. So, hindi natin kailang dagdagan ng ano pa mang bagay para mapatanggap mo lang siya. Yeah. Okay? And then number three, and in much assurance. Amen. Hindi po insurance, ha? Assurance. Much assurance. Tatlo po yan, yung gospel. Tatlo yung daldala ng gospel. In power, in the Holy Ghost, and in much assurance. Once naklaro yung gospel sa kanya,
klarong-klaro sa kanya kung anong ginawa ni Kristo, klarong-klaro sa kanya na saan niya ipapatong, saan niya ilalaga, saan niya, ano yung object ng kanyang faith, doon sa finished cross work of Christ, doon niya, yun yung object ng kanyang faith, alam niyo, anong gagawin noon? Magbibigay yun ng assurance sa kanya. Amen. 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 Kaya kapag ka nagda-doubt yung member mo, balikan mo lang siya sa gospel. Dahil yung gospel, ayun, magbibigay ng assurance. Hindi ikaw. Kaya pag natatanda ko nun sa, ano, nung Bible study tayo, di ba pag pinatanggap mo, ito yung natutunan natin, ayun ko sa inyo, akin. Di ba pagkatapos follow up mo, bibigyan ko ng assurance yung assurance. Assurance, di ba? I-assured mo yung ginawa niya. Hindi mo kailangan bigyan siya ng assurance. The gospel is enough for them to have. Amen. 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 Right. Oo, hindi mo kailangan. Mabalikan ko yun. Para bigyan ng assurance. No. Gospel in the gospel. Kaya kailangan klaro lang yun. Dahil pag klaro yung gospel, iiwanan mo yun, kapatid, na assured siya, na save siya. Right. Dahil yung gospel ay may kapangyarihan ng Diyos, kumikilos ng Holy Spirit, at merong katiyakan. Amen. Amen. I hope na naging blessing po sa inyo. So, yes, man. Amen. 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 So, very timely to, no? Amen. May sabi ko to kayo, talagang kulang. May kulang sa mensahe natin yung gospel. Kasi halos lahat tayo, talagang aminin natin, galing tayo sa Bible practice. Amen. Kaya talagang yung follow me prayer, sanay na sanay tayo dyan. Yeah. Pero I thank the Lord na may ginawa ang Panginoon sa atin. Amen. Amen. So natutuhan natin to. Ito i-apply natin. So pag tayo nag-witness, huwag natin magaliin. That's right. Amen. Una-una, hindi naman ako nangihingi ng report sa inyo. Yeah. Right. Kaya natin kumulo sa ano. Amen. Kung tatamad-tamad tayo, nasa inyo yan. Yeah. Yeah, nasa inyo yan.